So yan mga kaibigan, welcome back muli sa ating channel. Bago ang lahat, ako nga pala muli si Mart. At sa channel to mga kaibigan, ituturo ko sa iyo syempre yung tips and tricks na ginagawa ng sa computer. Wow! Mga diskarte, sikreto, technique na maaari mong i-apply sa iyong trabaho at negosyo. Kaya kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel to, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para like updated sa mga video ng ganyan to. So yan kaibigan, ngayong araw na to ang ituturo ko sa iyo is kung paano maglinis ng printer head ng Epson L1300 na sublimation printer. So bago ang lahat, disclaimer muna kaibigan, hindi po ako expert na technician kaibigan. Isa po akong IT na may konting karanasan lang sa pagbabaklas at pagkakalikot ng mga kung ano-anong mga equipment. Kahit nung bata pa kasi ako kaibigan, hindi ko na talaga yung magbuting-ting na kung ano-ano. Kahit yung mga radyo, ayan, pinagtitripan ko yan, binubuksan ko talaga. Yung mga laruan ko dati, binibiya ko rin at tinitingnan ko kung paano ba umaandar. Ganun kasi ako nung bata ako. Kaya kaibigan, kung ikaw naman ay wala pang masyadong experience sa pagbabaklas, tingin ko kaya mo naman to, basta sundan mo lang yung mga step by step na gagawin ko mamaya. So kaibigan, kaya kung excited ka lang, kagaya ko, tara na, umpisa na natin. Kailangan natin para sa paglilinis ng printer head is, syempre una kailangan natin ng screwdriver. Itong Phillip, tsaka itong flat screw, yan, importante yan. Siyempre, kailangan din natin ng distilled water. Huwag kayong gagamit ng mineral water, mga kaibigan. Ito, advisable ko lang to sa sublimation printer kasi yung pa lang yung nasubukan ko. Hindi ko pa to na-try sa pigment, dye, tsaka eco-solvent. No? Siguro, kailangan nyo na ng... may mga solution kasing nabibili para panlinis ng printer. Pero sa sublimation, ang advice ko is itong distilled kasi subukan na talaga. Tapos, siyempre, kailangan nyo rin ng tissue. Kasi mamaya, dudumi na yung kamay nyo. Ayan, nag-uumpisa nang dumumi yung kamay ko. No? So, sa akin, okay lang. At least, kahit madumi kamay ko, malinis na pera naman yung nakukuha ko. Kahit madumi kamay ko. Kadiri naman, umutot pa sa vlog ko. Ano ba yan? My God! Asensya na mga kaibigan, no? Sa sound effects. So, ang kailangan natin susunod, syempre kailangan natin ng injection. Itong injection mga kaibigan, nabili ko lang to sa Mercury. No? So, mayroon talaga tong cover dito. So, ginupit ko lang siya ng gunting para matanggal ko. Tapos, gagamit din tayo no itong tube. Parang ganito yung kaibigan, nakuha ko to sa L120 ko. Binawasan ko lang ng kapiraso para makapaglinis ako ng mga printer head. So, ito, ilalagay natin yan syempre dito. Kukonek natin ng ganyan. Ayan, okay na. Tapos, syempre kailangan din natin ng lagayan. Kahit hindi naman ganito lagayan, lagayan ito mamaya ng printer head. Makikita nyo mamaya. So, kahit sa platong hindi nyo na ginagamit, pwede na yun. So, bago tayo mag-umpisa, pakita ko muna sa inyo yung ating nozzle check. So, ito siya mga kaibigan, no. Mapapansin nyo, meron talagang butas. Kahit ilang beses akong mag-clean head, wala, ganyan pa rin yung malalabasan niya. No? Kung kayo, nakakaranas kayo ng ganyan na mawawala tapos mamaya magkakaroon na naman. Kailangan nyo nang bombayin yung inyong printer head. No? So, gagawin ko muna, syempre una, is patayin ko muna yung printer para mag-lock muna siya. Kasi yan, nakalock yan kaibigan. O, kapag binuksan mo yan, ma-unlock mo yan pag umusad yung printer head dito. So, huwag niyong papatayin muna. Ang gagawin niyo, uhugutin niyo yung socket doon sa likod. Pagka umusad na siya dito. So, ayan. Hinugot ko na siya, kaibigan. So, ito, tinanggal ko na sa likod. So, kaya siya namatay. Tapos, babaklasin ko kasi ito, kaibigan, no? So, hindi makikita sa camera kung hindi ko tatanggalin tong cover. Hindi ko ina-advise na tanggalin niyo pa yung cover. Kung kaya niyo naman, hugutin na lang dito, no? Pwede nyo naman kasi iusod yan dito para maitulak. Pwede nyo gawin dito kasi hindi makikita sa camera. So, susunod natin gagawin kaibigan is tanggalin muna natin itong mga damper. So, kasi may cover pa. Tanggalin muna itong cover. Tapos ito, yan. Pindutin nyo lang na ganyan yan. So, ito yun kaibigan. No? Ito yung kiniklip ko. Ito lang yun. Pindutin mo lang para may angat mo siya. So, dyan ka muna. Ayan. Kaya nga pala nasira ito kaibigan. Kasi, nililinis ko yung aking pizza wheel. Ay, pizza paper.
Kasi dumudumi yan sa katagalan eh, lalo na kung madalas mong ginagamit. Eh, natamaan ko itong encoder strip. Pakita ko ano encoder strip. Ito. Naputol. No, tinamaan ko eh. So, ginawa ko na lang is dinikit ko na lang ng Mighty Band kung wala ako ng plastic. Tapos, dinikit ko para magkaroon lang ng duksungan. No? So, naputol kasi siya dyan. Ginawa ko lang ng paraan para makikabit ko ulit. Kaso, hindi ko agad nagawa. Siguro mga 5 araw. Nakaganyan lang yung head. Nakalimutan ko ibalik na ganun. No? So, sobrang busy ko kasi. So, okay lang, at least mapapakita ko naman sa inyo kung paano magbaklas ng printer head, kung paano linisin, no? Susunod, pre. Ang galing yun. Tornillo na to. Tapos, may pinipindot lang din yan din eh. Ano ba yun? Ayan, ito. Pipindutin nyo lang to. Kapakita ko malapitan. Ito, kaibigan, oh. Itong parang... Yure, yan. Hindi pindot lang yan para maiganon nyo. So, next naman gagawin natin is tatanggalin natin itong parang holder naman ito nung ano, nung damper. So, sa gilid naman yan. Nagamit kayo ng flat scroll eh. Dito yan, din eh. Tsaka dito, sabay. So, pwedeng ganunin mo ng konti. Pwedeng hindi pala sabay. Ay, pindutin mo ng konti, tapos iangat mo. Tapos, pindutin mo doon sa kabila, iangat mo. Sabay ng ganun. Okay? Ganito yan. Dito sa, natatakpan kasi no to eh, itong ribbon na to. Hindi niyan sa ilalim. Pipindutin nyo lang yan, no? Ito yung tinutulak ko. No, ito, ipipindutin mo yung ganyan yan. Dito. Tapos dun sa kabila. Ganun din. Dito. Ito kailangan kasi mag-ganun mo siya. Para may angat mo siya. No. Yan. Susunod naman, kaibigan. Ito. Okay. So, bago nyo hugutin to, tanggalin nyo muna yung ribbon dito sa ilalim. Ito yung una kong tinanggal. Ito pala. Tinanggal ko muna to, sumunod to. Tapos, hinata ko na lang to. Para matanggal ko to. Ang sabay. Ayan. So, barado siya, kaibigan. So, bobombahin ko na yan ng tubig. Ang susunod naman natin gagawin, kaibigan, is... Bobombay na natin ng tubig yung head niya. So, ganyan lang muna. Tapos, lagyan nyo ng tubig to. Ayan. Tapos, syempre, mamaya, kukuha tayo ng tubig. So, bago natin gawin yon, yung black kasi yung nagbara, ito yung black eh. Ito yung red, cyan, tsaka yellow. So, sa malamang alilan dito sa dalawa. So, ihigupin ko muna siya pataas. Para kung if ever na nandito lang yung bara, makukuha ko kagad. So, kukuha na ako ng tubig. Bobombayin ko na yung isa. Yeah, dapat pasok. So, ganun lang ulit. Tapat na lang dito. Ayan. Gawin natin yung punasa ko na rin itong gilid. Bigas na. Alatang hindi pa talaga nabubuksan ito kaya ganito. Actually, yung may bara sa akin is ito. So, ulitin lang natin. Proseso. Distilled water, kaibigan, na kayong gagamit ng ibang kulay. Eh, ng ibang tubig. Ulit ko para to sa sublimation. Tapos ito, kaibigan, ito, ingatan yung mabasa. Kasi kung mapapansin nyo, nandiyan yung board.
So para hindi mabasa, ang gawin yung hawak dito pa ganyan, takpan yung ganyan. Yeah. Dito ko lang ulit yung barado. Nilahat ko na kasi baka mamaya mangyari. Maayos natin tong black, lumipat naman dun sa kabila. Yan yung barado ko. So kung mapapansin nyo, okay na siya. Tapos ito, pag nabomba nyo na ng tubig, bombayin nyo naman ng hangin. Kasi may tubig yan sa loob. So para mabomba nyo ng hangin, ganyan yun ang ringgit. Hangin ng laman. Tapos bombayin nyo ng hangin. Mas maganda sana kung marami kayo ringgilya para mas mabilis. Sa case ko kasi isa lang yung ringgilya ko. Sa online may nabibili na to, may kasama ng tubo. Ilalagay ko na lang sa description sa baba. Okay na. Tagilid muna natin. Kapasin nyo may mga tubig. Yan na, binomba ko talaga ng tubig yan. Kita-kita nyo naman. So, okay na tayo. Ito, ganto-ganto lang, dampi-dampi na gawin nyo. Yung nakikita nyo yung block na yon kasi sumayad yung pito. So, ang tagal pa yan pag nilinis ko. Wala naman problema yan. Kasi gilid naman yan eh, hindi naman yun yung mismong putas ng head. Pero, linisin nyo na rin. No? Nakita nyo naman yung before and after, di ba? So, kung mapapansin nyo, meron niyang guhit. Kita ba? May nakikita ang maliit na guhit doon. Maliit na maliit, gabuhok. Siguro kapag tinanggal nyo yung mismong head nyo, makikita nyo yan. Yeah. So, ayan. Ibabalik ko na tong head. So, ang pagbabalik, ilagay nyo muna to. Itong flexible na wire. So make sure nyo lang na ito yung Toyota ha. Kasi magka-ground yan, masisira yung board nyo. So kung hindi kayo sigurado na may konting tubig, kung hindi kayo sigurado, huwag nyo kagad isaksak. Katuyin nyo lang muna. Ito yung magkakabaliktad ha. Kasi kapag nagkabaliktad kayo, maaaring masira yan. So make sure lang na nakakabit. Saka make sure na nakatama yung mga pin niya dun sa kabilang pin ng ano, flexible. May maliliit yan. Saka nyo ibaba na sabay. So kapag may problema, ibig sabihin dito lang yun. Baka hindi nyo lang naikabit ng tama. So i-check nyo na lang maigi na naisuksok nyo maigi. Yun, katulad nun, no? Napaipasok nyo siya ng maigi. Ayan. Saka nyo siya idikit. Tapos, ang pasok nyan, katulad lang din kanina. So, kung kanina, hinugot ko lang siya kasi wala na to. So, ngayon, uunahin mo syempre ikabit tong wire na to. Papasok mo siya dito sa butas. Nakikita ba yung butas dito? May butas yan dito. Ayan, o. Ayan, o. Nakikita? Papasok niya yan parehas. Saka nyo siya ibababa. Dito hindi nyo naman kailangan maging magaling na magaling para lang magawa niya. Kailangan lang malakas ang loob nyo. Kasi kung hindi malakas ang loob nyo, siguradong matataranta kayo. Baka magkamali kayo. Slowly but surely yung mga galaw natin. So ito, nakabit ko. Nakikita ba? Dito. Tulad lang din kanina. Yung ba ginagawa, hindi na nila tinatanggal yan, tapos nilalagyan na lang nila ng tissue sa ilalim. Kaso problema, pag naglawa na, pati sa ilalim kakalat, maaaring mabasa yung board nyo dito sa likod. Yung board kasi sa likod yan eh. So, mas advisable ko, tanggalin nyo na lang yung head. Unahin nyo ikabit to, tapos ito. Make sure lang na nakatama doon sa pin, tsaka nyo siya itulak. Yan.
So make sure ulit na kabit na tama. Kasi kapag may mali dyan, hindi under yan. Maaari pang mag-short. No? Sunod ito. Ito nga yung kanina. Kailangan pagtatanggalin nyo siya, ito yung tutulak nyo ang kabilaan. Problema nga lang, natatakpan ng ribbon kaya hindi ko mapakita kanina. So, pag-anere. Hindi nyo naman malalagyan ng pag-ante kasi hindi ka kasi. Eh, di ba? So, hindi kayo mamamali. Tapos, tulak nila. Yun na yun. Tapos, kabit na yung head. Ay, yung mga ano, damper. Yung mga damper, minsan nawawala ng laman to. Ito. Katulad na to. Ayan o. Pag may ganyang bubbles, tip ko lang, gawin nyo lang. Pagka minsan kasi yung nakalimutan mo lagyan ng ink tong ano, pakita mo ito. Nakalimutan mo salinan yung ink tank mo. Siyempre, mawawala ng stock tong damper. So, magkaka-bubble siya katulad yan. Ayan. So, para matanggal mo siya, kita ba yung ano, bubble? Ito. Para matanggal mo siya, pasok mo siyang ganito. Tulak mo lang, tapos igupin mo ng ringgilya. So, ganun lang. So, nako, bumalik yung ano. Pagka ganire, bumabalik, ibig sabihin, may parang butas dito. So, lilinisin ko na rin ngayon tuloy. Ito dapat pala di ko na ginalaw. Pero dahil nangyari na yan, kailangan ko siyang linisin mamaya. So, pag lilinisin mo siya, ganun lang din, bombayin mo lang ng tubig. Dito naman, papunta doon. So, malilinis yan. Igupin mo lang ng ganyan, no? Patapat mo lang sa gripo. Tapos, igupin mo na yan. Tapos, tubig. Bombayin mo na maraming tubig. Dito, hindi naman kayo magkakamali. Kasi, tignan nyo na lang to. Yung pattern nung post. O, pag nagkamali, dilipat mo sa tama. So, ayan. Ayan yung pagkakasunod-sunod. Ganun lang din dito. So, ito. Lilinisin ko pa muna. So, ito kayo din ganun. Kasi, wala kaming tubig eh. Mahina eh. So, pwede naman ganyan. Lagay mo na lang sa lababo. Tapos, baong na. Para matanggal lang yung bara. Kaya lang naman siya gano'n kasi may bara yun eh. Huwag niyo tutulak pabalik ha. Kasi masisira yung hose nun. May ano kasi yan eh. May spring dito. Tapos may filter dito. Kailangan malinis mo lang yung filter ng maayos. Ito, hindi na ito distilled water. Nawasan lang itong gamit. Okay, kakabit ko na po. Ayan. Tapos, ikupin nyo lang ulit. Pag bumabalik, kailangan nyo na bumili ng damper. Sana hindi ganun. Ayan, okay na. Malapit na siyang masira. So, hindi pa naman siya sira. So, pag bumalik, kailangan nyo ng palitan. O, di kaya linisin nyo pa ng linisin ng linisin. Miracle happens. So, yun, okay. Okay siya. So, baka may nag-plug lang kanina. Kasi pagka bumabalik yan kaibigan, nagugulat ka, kala mo, barado yung dilaw mo. So, kaya siguro na rin nangyari yan para baka yun yung problema nyo, hindi pala yung head nyo. So, ito, nabibili lang to online. Pero pwede rin kayong bumili sa mismong gawaan. Mura lang to sa gawaan, alam ko mga nasa 200. Parang mga sa ganung presyo lang tong damper. To iba yung size ng damper ng color sa black. No. So, okay na tayo.
So mamaya pag walang dilaw, ibig sabihin bumalik. Palit na lang tayong damper. Ayan. Okay na siya. Ibalik na natin itong... Ayan, hindi ko pa pala naikabit to. Okay lang naman. So, gaya kanina, ito lang din. So, kung kinuha natin siya ng pag-anon, pag-anon din ang pasok. Unahin lang natin to. So, ito, nilabas ko na nga pala. Kasi ito, kaibigan, dito yan nakakabit. Ganyan yan eh. Pag bumili ka. So, waste ink kasi ito, kaibigan. Ibig sabihin, pag nag-clean siya dito, pumupunta dito, papunta dun sa parang foam na pangsalo niya. Doon na pupunta yung dumi niya. So, sa katagalan, pag sobrang tagalan ng printer mo, lagi kang gumagamit, nakiklinid, napupuno yung foam. So, napupuno na ink yung foam. So, ang ginagawa, nilalabas to. Tatanggalin mo lang siya doon, tapos bubutasin mo lang yan. Yan o. Yan mo padadaanin yung hose. Tapos may pangsalo ka na lang dyan na, yan, binutas ko ng panghinang. Yan lang yan. Isa pong printer, ito lang naging sira. Itong CR Moto. Ito. Itong motor lang na to. So, para matanggal mo yan, tatanggalin mo lang itong belt. Tsaka itong encoder strip. Tanggalin mo lang yan. Pinakita ko na sa inyo kanina yan. Yung nga naputol yung encoder strip ko. Kaya, natuyuan ako ng ink sa head. Hindi ko na itulak ng pabalik. Sobrang busy ko kasi. So, blessing in disguise na rin. Kasi, syempre, matuturo ko sa inyo kung paano. So, if ever na minsan mag-ilaw-ilaw yan, baka ang problema lang kaibigan is grounded to. Itong cable. Pwede nyo naman siyang gupitin ng konti. Kasi kakada kalas-kabit nyo, nadudurog na yung kable. So, grounded. So, gupitin nyo lang. Kaya nag-ilid na siya. So, mangyayari mga kaibigan is, dahil nga tinanggalan na natin ang ink, magiging charge to ng konti. So, yung ink niya, pupunta dun sa printer head ng bahiya. Tapos, mag-clean head na rin siya ng konti. Pero, to make sure na mas maging maayos yung nozzle check natin, bago tayo mag-nozzle check, i-sigutin muna natin na matagal itong in-charge ulit after na mag-in-charge. Tapos, sa computer, mag-ano tayo, mag-clean head, then nozzle check. Tapos, tignan natin kung ano yung magiging output. So, ipapas-forward ko na lang yung kaibigan. So, yun. Okay na to. So, konting-konti na lang mga kaibigan. Nawawala na din yan kapag palagi na natin ginagamit yung ating computer. Kumpara mo naman sa kanina. Talagang kahit anong clean head yung gawin ko, hindi nagbabago. So, ito na yung pinaka-latest natin. May natirang konti. Pero tingin ko, kasi dito sa una natin, wala namang bara yung part na yun. So, malamang, madumi lang yung foam. So, kailangan lang natin linisin yun para mawala siguro yung mga yan. Tapos ito, mawawala rin yan in the long run basta lagi lang gamitin yung printer. So yun, okay na tayo. Ikakabit ko lang muna yung ating printer. Tapos mag-print na rin ako ng ano, ng palit para makita lang ninyo. Ito nyo naman, malinis yung print natin. So yan kaibigan, ayos diba? So, okay na ulit yung ating printer. Pwede na ulit ako mag-print ng marami bukas. So, sa-setup ko na lang ulit. Tapos, okay na. So, yun mga kaibigan, naayos na natin yung ating L1300. Okay na yung nozzle check niya. Tapos, nakapag-print na rin tayo ng maganda. Nakita nyo naman. So, hopefully sana makatulong ako sa mga kababayan natin na namumblema kayo sa printer ngayon yung CQ. Alam ko marami sa inyo, parado na yung printer head kasi hindi kayo nakapag-print. Napabayaan nyo yung printer na tumigas na ink sa head. So, ma-advise ko, yun nga yung tutorial na yun. Sana makatulong sa inyo para maayos ulit yung printer nyo, mapaandar nyo ulit yung inyong mga negosyo. Tapos, sa mga estudyante, syempre, yung iba nung printer nyo sa bahay, nakatulad nung sa L120. Ito. Almost same procedure lang din naman yun, kaibigan. So, medyo na iba lang dun, yung mga cornilyo lang. Pero, same process lang din. So, yun mga kaibigan, kung meron kang tanong, suggestion, i-comment mo lang doon sa baba. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para sagutin yan. So, yun lamang. Maraming salamat. God bless. Bye!